Just Kong G again, at meron na naman tayong bagong video. So this past few weeks, few months, wala tayong upload kasi medyo naging busy tayo, marami tayong ganap sa buhay. At ang vlog natin ngayon is ipapakita ko naman sa inyo ang panibagong setup. Okay, hindi to buraot. Okay, ito yung legit na setup ng motor ng Honda Click Game Changer. So, syempre, andito pa rin tayo sa spot natin. Pakita mo, Pops, yung marami nating bisita. Kaso mga tulog sila. Yan, mga tulog yung mga bisita natin ngayon. Andito tayo sa Forest Park dahil tahimik dito. Walang maninita kasi wala tayong mask. So, gaya na sinasabi ko kanina, no, ipapakita natin ngayon is isang modification na naman ng Honda Click Game Changer. Pero ito, lahat ng parts is binili at ang may-ari nito is si Love Much Motorworks, which is siya yung mga nagbibigay sa atin, binuburuutan natin ng mga parts, okay, na nilalagay natin sa motor natin. Pero ito, papakita natin sa'yo, ito. Ito, yan. Papakita natin yung mga kinabit niya sa motor niya, isa-isa. Mga major accessories, mga minor accessories. So, ipapakita natin lahat yan. So, in 3, 2, 1, umpisa na natin. Huwag na natin patagalin. Go! Umpisahan natin sa kinabit niyang mags. So, from stock mags, nagkabit na siya ng Levenger mags. Kung makikita nyo, yung mags niya dito, hindi na ito yung ordinary mags na naalagay or yung stock mags na kinatawag natin. So, nagpalit na siya ng Levenger mags. So, gold. Actually, chrome to eh. Chrome gold. Tapos, ang kinabit niyang gulong dito sa harap is 8080. Kasi, dati, dumating yung time na sinali namin to sa show. Pero mas maliit yung gulong kasi sinali to sa stance eh. Okay, so ngayon binalik niya sa 880. Tapos bukod dito sa mags, so ang nangyari dito, pinalitan na rin tong disc brake niya. Okay, so kung makikita nyo, hindi na siya yung stock na disc brake. Ang pinalit niya rito is Nissan na disc brake na 240 yung size. Okay, so since mas malaki to sa stock na disc brake natin, nagpalit na rin siya ng caliper niya na ang brand is Brembo at meron siyang adapter kasi hindi ito mag-fit kapag walang adapter kasi hindi siya talaga, kumbaga hindi naabot dito sa torniluhan dito. Okay, then pagtapos niyan sa caliper natin, meron na rin siyang yung brake cable niya, braided na rin siya, no, braided cable na rin siya agay nung sa motor ko. Ewan ko, ginaya ko lang kasi dito sa motor ko eh. Tapos ito, mga gold na rin yung mga bolts dito, which is wala naman talagang ano, wala naman silbi talaga to, kumbaga forma lang para mas pumorma, depende rin sa tema ng motor. So siguro dahil chrome gold yung mags niya, ano, naisip niyang concept sa mga bolts niya is gold na lang din. Okay, then yung shock, dati naka aftermarket shock siya. Okay, so ngayon binalik niya sa stock pero pininturahan na lang niya. Makikita niyo kung anong kakulay nito mamaya. Okay, para siyang gold na di ko alam eh. So binalik niya sa stock na shock. Syempre binabayahin niya ito ng malayuan para mas magandang play every time na, you know, meron siyang lubak-lubak na madadaanan. Okay, next. Okay, so aside doon sa pinakita natin sa front part ng motor, meron naman dito tayo. Pumunta naman tayo dito sa likod, no. So kung makikita nyo, wala na yung stock na air filter dito. Okay, yung black, di ba? So ang pinalit na, ang tawag yata rito is ram air. Tama di ba, Paps? Ram air ang tawag dito. Tapos kung sisilipin nyo, tingnan mo, Paps, dito. Dito sa loob, meron pa rin siyang parang mushroom na filter sa loob dito. Para din yan sa ano, sa air filter din siya. Pero parang naging dalawa siya eh. Isang ram air, tapos may air filter pa dito sa likod. So pagtapos niya, no, papakita natin ito. Sinasabi ko sa inyo ito kasi, kaya ganun yung kulay nung shocks niya sa harap. Kasi ganito din yung kulay nung cover dito sa panggilid. So same lang sila, para may kapares naman na kulay. Then yung dito niya, inalis na yung kadugtong nito na plastic, pinalitan siya ng transparent. Di ko alam kung anong plano niya, baalagyan niya ng ilaw to, no, para may bling-bling naman sa gabi, di ba? So after natin ipakita itong mga ram air, di ba? Mga design ng mga ginawa niyang pintura sa panggilid niya, yung cover. So, yung kumakikita nyo, itong shocks naman niya, no, hindi na siya yung the usual na nakikita natin na aftermarket shocks na ibang na mga ibang brands. Hindi na rin siya yung stock. So, makikita nyo rito, YSS na G-Series suspension, okay? So, pero ang size pa rin ito is 330mm pa rin. Same pa rin ang size ng ano natin, ng stock na shocks ng Honda Click natin. Pero
Ito, di ko alam ah, correct nyo na lang ako pag nagkakamali ako. Ang alam ko kasi dito, hindi na-adjust yung height niya, pero ang na-adjust lang is yung play, yung pinaang play ng shock niya. Yun lang ang na-adjust. Pero yung size, yung height niya, hindi na siya, tingin ko hindi na siya na-adjust. Pero kung alam nyo to, di comment nyo na lang, okay? So, napakita na natin yung isang side ng motor, no? Pakita naman natin itong kabilang side, which is ito yung medyo magastos na side, no? So, kung makikita nyo, di ba? Dito, Pops, banda dito, ah. Papakita natin yung ano niya. So, hindi na siya yung, kung makikita nyo, hindi na siya yung parang ginagamitan ng brake pads sa likod. So, itong motor na to is actually kinonvert na siya sa disc brake. Okay, so ang size ng disc brake nito is 220. Tapos, ang caliper niya is Nissan din. Ayan, Nissan din. Tapos, meron din siyang adapter. Tapos, ang ano lang nito, once na nag-convert ka, okay, once na nag-convert ka ng disc brake na sa likod, kagaya nitong motor na to, nawalan na siya ng ano, nawalan na siya ng combi brake, no? So, meron na silang separate na baso para sa brake sa harap tsaka brake sa likod. Okay? So, yung pag-convert nito is actually parang itong mugs, medyo talagang iaano mo ito, i-modify mo eh. Kasi yung mugs kailangan mong butasan para mapagkabit na ng disc brake, no? So, kung pag-uusapan natin ng safety, yes, safe naman siya, no? Safe naman siya kasi daily driven nila to, binabiyahe rin ng malayo, pero wala naman nagiging issue. Okay? Yun nga lang, syempre, nawala yung combi brake niya, which is parang normal naman sa atin, kagaya sa mga Mio nung araw, diba? Hindi naman siya naka-combi brake, or wala namang ABS nung araw. Yun nga lang, syempre, nasa tamang timpla na lang kasi ng preno mo yan eh. Ayun nga, aside sa nag-convert siya ng disc brake na yung likod niya, no? Syempre, yung disc brake, wala namang pagkakabitan yung stock na swing arm natin noon. So, ang ginawa niya, is bumili siya ng swing arm na pang PCX, which is meron naman siyang talagang kabitan ng disc brake. Ito, tira nyo, pang PCX na kasi ito eh. Ayan, tira nyo yung swing arm. Hindi na siya yung stock na swing arm natin. So, pang PCX na siya para meron siyang kabitan talaga ng disc brake. Okay, kabitan ng mga caliper, ganyan. Kasing stock, wala talaga eh. Since na-focus na rin naman tayo dito sa bandang likod, kung makikita nyo yung tambutso niya, hindi na rin stock, no? Hindi yung ano, naka-acropovic na rin siya. Okay, acro na carbon type. Malakas talaga siya, malakas yung tunog niya. Pero masarap sa tenga, hindi yung parang istorbo. Tapos kapag bumili ka kasi ng Acra, no? Sa experience ng mga barkada ko, kasi di ako naka-Acra eh, kasi masyado mahal lahat ng pera pambili nun. So, pag bumili ka ng Acra, ito lang talagang canister niya. Okay, so ito, itong elbow niya, magpapa-customize ka pa talaga. Tapos, kung makikita nyo, yung radiator niya, same pa rin naman yung radiator, diba? Same pa rin. Nilagyan lang din ang galag yung stock na cover. Pinalitan siya nitong all-in something na ganito. Aftermarket na to eh. May mga iba-ibang brand naman nito. Kumbaga branding lang nagkakatalo. Pero iisa lang ang itsura. Okay? Tapos yung oil niya, cover ng oil, syempre, gold bolts. Yeah. Wala namang ano to, pero design lang talaga. Tapos ito, yung tapalodo niya, naka-OEM na siya na tire hugger. So, may silbi din naman to, no, kahit papano kasi parental sec. Pero, since nakaganito siya, ganito rin yung gamit ko eh. Sa mga nakapod ng video ko, yung natutupi na ganyan, maganda siya. Ako, personal na review ko lang to ah. Maganda siya, tignan. Pero kapag maulan, tas mabilis ka, ay, yung talsik talaga diretso dito, tumatawid dyan, no? Kawawa yung OBR mo kahit may box ka pag mabilis takbo mo. Ganon talaga, yun lang talaga ang downside ng ganito. Tapos yung brake light niya, agay nung sa akin din, pero ito color blue eh. Sa akin kasi color white, ngayon color blue siya. Tapos kapag pinindot mo yung preno, tinan mo, ayan, magiging red siya. So, maraming nagtatanong sa akin sa previous vlog ko, no, kung pwede daw ba to o hindi. Ako, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung pwede to o hindi. Siguro pag nahuli ako na ito yung reason, mag-vlog ako, sasabihin ko hindi talaga pwede. Okay? So, dito naman tayo sa pinaang manibela. No? Anong accessories yung mga nandito sa manibela? So, since nag-convert na siya ng disc brake sa likod, kagaya na sinabi ko, wala na siyang combi brake. So, ang nangyari, dalawang baso na. Okay? So, dalawang baso siya para sa brake fluid pang likod, tsaka pang harap, tsaka pang likod. Okay, para siyempre, para may maganda pa rin yung preno natin, kailangan natin ng ganito. Then after that, meron tayong side mirror.
So kung makikita nyo yung side mirror niya, actually Rizoma to eh. Rizoma side mirror, baka may magtanong. Tapos yung size niya malaki, halos kasing laki ng palad ko, kitang kita talaga siya. So I guess wala namang problema tong side mirror nito sa LTO. Then ito yung brake lever niya, kung makikita nyo, set na kasi siya eh. Ito Brembo, Brembo yung brand niya. Pero sa mga ayaw magtabas ng mga ano, sa mga ayaw magtabas ng mga fairings, eh obligado kayo magtabas ng fairings, lalo na pag conversion ng ganito pang Honda Clip. Kasi itong baso na to is either tatamaan talaga banda dito, or kung meron kayong ibang style ng pag-i-install ng baso, pwede nyo siguro maiwasan yung magtabas kayo ng fairings nyo, no? Same goes dito sa kabila, ito yung panglikod eh. So kung makikita nyo dito sa part na to, yan, kung makikita nyo dyan, binutasan na siya para mailabas. Kasi naman tabasan ulit yung isang buo. Kasi left and right yan, naka-Brembo na siya. Okay, so dito naman tayo sa part na to. So kung makikita nyo rito, ito pala yung stock niya, no? Hindi pa siya naka-tie switch dito sa right side, which is yung merong idling stop since 150 to na Honda Click. So dito sa left side, nagpalit na siya ng tie switch, okay? So kaya siya nagpalit ng tie switch kasi maraming ano to eh, may mga ilaw dito. Kumbaga, may kanya-anya na silang switch, which is sabi ng mga barkado kasi na ganito, ang mga known issue ng mga tie switch talaga is minsan hindi siya ganun ka reliable gamitin, kasi minsan nagluloko yung signal light mo, yung passing light mo nagluloko. Siguro ganun talaga pag mga aftermarket, no? Siguro depende rin sa, kasi may mga version 2 na eh, no? Pero ito all goods pa naman siya, pero may times na nagluloko. Tapos ito, kung makikita nyo, naka domino switch na siya dito. Ito, yan, isa, tapos isa dito. So itong domino switch na to, kung makikita nyo, dito siya, itong mga switch na to, para dito siya sa mini driving light. So pindutin natin, ito sa shotgun, isa, tapos sa mini driving light, ayun o, nag-iiba siya. Tapos meron yan o, yan, yan yung mga switch na yan, yung domino switch na yan, para may kanya-anya silang switch, hindi yung iisang ano lang, kasi sobrang dami na rin ilaw sa accessories nito eh. And goods naman siya pagdating sa domino switch, kasi gumamit na rin ako, which is binura out din natin, ba? Diba? So next video, papakita natin yung mga bagong bura out ko sa motor ko. Ano pa palang pinakalas, munti ko na makalimutan, natuwa lang ako dito eh. Eto, yung sa accelerator niya, okay. Ano siya eh, natatanggal siya, tinan nyo ha, tatanggalin ko. Siguro safety din to, no? Ayun o, natatanggal siya. Ba, puntang SM, alis ka o, tanggalin mo o. Paano nila yung silenyador ngayon yan? Diba? Eh, yung pinaang tag dito, yung nipple nung accelerator cable is nandito siya nakakabit. O, alang i-drive mong ganun, gaganunin mo, diba? So, pagbalik mo, balik mo lang ng ganyan, roskas mo lang. Ayun o, ayaw na maroskas. Hello? Gagayon ang maroskas. Ayun, mabalik natin. Kanina di kasi natin maibalik. Kala ko nasira ko, no? Papabayad pa tayo. So pag binalik natin siya, pag tinanggal mo kasi siya, clockwise. Ngayon pag ibabalik mo siya, counterclockwise. Ayan, tapos medyo diinan mo lang ng ganun. Pak, okay na yan. Okay? So ang brand nito, anong brand na nga nito, Paps? Rizoma din ba ito eh, diba? Okay, so Rizoma rin to. Ang price nito, medyo, di ko alam eh. So overall, ang nagasto sa motor nito medyo malaki-laki rin, no? Pero syempre kung ikaw naman yung may-ari ng shop, gusto mo maging model din, no? Yung motor mo, para nakikita rin naman ng mga tag dito yung mga nagpapagawa sa'yo, ba? Diba? Para at least matesting mo muna bago mo gawin sa kanila. Yun lang agandahan talaga, para makita mo rin kung ano yung mga downside ng parts na to, para ma-share mo rin sa kanila kung gusto nila kunin yung parts na to or hindi. Or at least meron silang other options, 'di ba? Mabibigyan mo sila ng option kung anong mas magandang parts ang ilagay sa motor nila. Okay? So yun na nga, no. Marami na tayong napakita sa parts na 'to, no. Parts ng motor na 'to, no, which is medyo talagang magastos talaga siya kung titingnan niyo, kasi hindi rin biro yung mga parts na kinabit dito. And tsaka ginawa ko tong vlog na 'to para magkaroon din kayo ng mga ibang option kung paano setup ang gagawin niyo sa mga Honda Click niyo, no? Kasi yung motor ko na finisher ko dati, yung umabot na ng 100,000 plus views, no? Eh talagang marami rin naman yung mga comments na na-receive ko, mga positive comments, yung mga questions na iba na hindi natin nasagot that time. So this time, if may mga questions kayo regarding sa prices, 'di ba? Kasi hindi ko naman talaga kayang ibigay mga prices, kasi unang-una hiniram lang natin 'tong motor na 'to para ma-feature sa vlog natin. So, mag-comment na lang kayo. Ilalagay ko rin yung pangalan ng shop doon, yung link, para if ever na gusto nyo mag-inquire or gusto nyo magpa-abit
okay, ng mga accessories or bumili ng mga parts ng motor, eh madali nyo silang makontak. So hanggang dito na lang ang vlog natin ngayon kasi medyo mahaba na, no. Maraming salamat kay Love Much Motorworks na may-ari ng shop na Love Much Motorworks at may-ari ng motor na to. And hanggang dito na lang ang vlog natin. Kagaya ng lagi ko sinasabi, share the love, peace and positivity. Ride safe. Bye for now.